Alright, magandang umaga po mga kasikaso. I-share ko lang po mga kasikaso ha. Dahil nga makabago na po kasi tayo ngayon pag tayo po ay magtatayo po ng mga gusali. Gaya po nito nakikita po natin mga kasikaso ay pakita po natin. No? Ito po ay styrofoam. Yan. At mayroon po siyang nakalagay rin po ditong mga concrete. Ito po mga concrete po yan. So sa madaling sabi po, butas po ito tapos isaksakan lang po siya ng concrete gaya po nito. Yan, di ba butas po siya? Ito po kasi yung styrofoam. Makabagong pamamaraan po natin ngayon. Sa halip po na gagamit po tayo ng mga hollow blocks, gaya po niyan, hollow blocks po yan. Yung katabi niya. So, dahil nga sa matipid po siya at maganda po ang kinalabasan, madali lang din po siya ikabit. Magaan. So, ito na po ngayon ang pamamaraan natin. Hindi na po magamit na gamit po yung mga hollow blocks sa ngayon, no? Dahil meron na po tayong mga part na pwede natin i-hollow blocks. Kaya po niyan. So, sa mga partition, madalas po mga kasikaso ay styrofoam. Kaya po nito. Yan. So, kung napapansin nyo po, actually, maganda po rin po siya gamitin kasi ito na po kasi makabago ngayon sa mga gusaling ginagawa po namin, no? At napakaganda po ngayon ng mga materialis na ginagamit kaya po nito. Yan. So ito po ang concrete. Isasalaksak lang po natin dito yan sa butas. Gaya niyan. Materialis na gagamitin po dyan. Actually, wala pong bakal yan na ginagamit.
styrofoam at concrete lang po ang materials na ginagamit po diyan, mga kaasikaso. At dito naman po sa gilid, no, ipakita diyan katuloy ng taas na yan, mismo sa pagitan po ng wall. Ito po ang tinatawag na spray foam. In-spray lang po yan, tsaka lalabas po yan. Foam din po yan. Yan. Mayroon po kasing part din na hindi halos lahat din naman na magkaroon po siya ng estero. Kasi dito sa parting side, ito gaya po nito, ito naman po ay precast. Yan. So napakaganda po, mga kasikaso. Matibay at madali lang po siya i-install, mga kasikaso. Yan lang po ang measure natin. Yan. Magandang umaga po.